kaka-showbiz. Ang pinakamalaking TV network sa bansa, ang ABS-CBN, ay maaaring kailanganin pang gumugol ng ilang taon bago nito mabawi kung sakaling mabigyan ng panibagong prangkisa ngayong taon. Ang mga senyales ng hindi maiiwasang pagbawi ay nagpapakita ng halos 2 taon mula ng pagsasara ng Free TV. Ngayon nga ay bumangon mula sa pagkakalugmok ng post-shutdown nito. Ang kinabukasan ng ABS-CBN ay nagiging malakas sa pangako ng kakayahang kumita ngayong taong 2022 habang ito ay umaangat sa isang posibleng paglawak sa Free TV. Ang pagbabalik na ito ay maaaring maganap kahit walang broadcast franchise. Bagamat ang pagkakaroon ng isa ay maaaring mapabilis ang bid nito para sa rebound. Sa isang anunsyo ng President at CEO Carlo Katigbak, ang pagsisikap ng ABS-CBN na palawakin pa ang Free TV ngayong taong 2022 ay nagsisimula pa lamang umano. Ipinakita nga sa pinakaunang araw ng taon nang bumalik sa Free TV ang pinakamatagal na balita sa bansa, ang TV Patrol, sa unang pagkakataon sa loob ng halos 2 taon. Ngayon ay ipinapalabas sa pamamagitan ng A to Z Channel 11. Sinalubong ng kapamilya flagship newscast ang taon sa pamamagitan ng bagong opening billboard na may bagong graphics at logo. Ang bagong OBB ay tila kumakatawan sa pasulong na pagsulong ng kumpanya patungo sa digital domination. Ang TV Patrol mismo ay naging ganap na digital pagkatapos ng libreng pag-alis nito sa TV noong 2020 sa pamamagitan ng pag-online sa pamamagitan ng YouTube at Facebook. Sa pagbabalik nito, nakahanda na ang TV Patrol na pumasok sa 35 years nito sa ere sa March na may mga bagong segment at anchor. Noong Disyembre noong nakaraang taon, tinanggap ng programa ang dating meteorologist ng Pag-asa na si Ariel Rojas bilang bagong weatherman nito upang punan ang kawalan na iniwan ni Kim Atienza. Ang pagdating ni Rojas ay dumating ilang linggo matapos ipakilala ng programa ang mga bagong segment na hinost ng mga batikang broadcaster na sina Winnie Cordero at Boyd Season sa unang araw nito sa A to Z. Tinanggap ng TV Patrol ang ANC anchor na si Mix Bustos bilang Tech and Gadget Segment Anchor, kaya nakumpleto ang segment lineup ng programa para sa Free TV return nito. Ang A to Z at TV5, katuwang sa pagpapalawak mula noong simula ng kanilang pakikipagtulungan sa ABS-CBN noong nakaraang taon, tila isa pang sorpresa ang magaganap ngayong taon para sa isa pang block time na kasunduan sa isa pang broadcaster sa ibang network. Ang mga deal sa pakikipagtulungan na ito ay nakahanda na magpatuloy ngayong 2022 na may mga kasunod na follow-up na palabas na nakadirekta sa pagkuha ng patuloy na lumalagong online market. At ngayong 2022 din, ang pinakahihintay na pagbabalik ng ilang primetime television. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.